Itinaon sa World Consumer Rights Day ang transport caravan na pinangunahan ng iba't ibang transport group. Mula sa Quezon City, nagkaraman sila pa Makati kung saan nag-uopisina ang Big Three o tatlong malalaking kumpanya ng langis. At narito nga ako ngayon sa Makati para ibigay ang pinakasariwang detalye kaugnay niyan. Si Maria Bulaklak Cosente nakabantay naman sa Cubao, Quezon City, habang nasa Elliptical Road naman sa Quezon City si Chino Gaston. Mag-alas 11 nga kanina nang dumating dito sa Makati ang transport caravan ng grupong Apiston na bumiyahe pa nga mula sa Quezon Circle, German sa Quezon City. Halos isang oras din ang biyahe na nga humigit kumulang 30 sasakyan nakasama sa caravan na kinabibilangan ng mga jeep at mga FX taxi ng mga miyembro ng transport group na Apiston. Ang una nga nilang target para magprotesta ang opisina ng Caltech Chevron malapit dito sa Ayala Avenue. Dahil coordinated naman ang isinagawang caravan, may escort ang mga nagpoprotestang chuper mula naman sa MMDA. Kanina ay nakausap natin ang leader ng grupo na si George San Mateo bago sila umalis sa Quezon na Memorial Circle. Gate niya hindi ito isang transport strike, hindi ito tigil pasada at wala silang balak iparalisa ang transportasyon. Kaya naman inireklamo niya ang anya'y pagpapalabas ng gobyerno na isa itong transport strike. Dahil daw kasi rito ilang paaralan nga nag-anunsyo ng walang pasok bagay na nakaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. At kanina naman partner ay nagpauso ng isang bagong protesta itong ilang militanteng estudyante. Ito yung tinatawag nilang Noynoying. Dahil nga pinagbabawal daw sa kanila yung planking, ang ginawa nila ngayon ay ang tinatawag nga nilang Noynoying kung saan nakahiga lamang sila sa kalsada at tila humihikab-hikab pa. Ito daw yung kanilang pagpuprotesta at pagsasabing wala talagang ginagawa ang pamalaan ni Pangulong Noynoy Aquino sa problema ng kinakaharap ngayon ng bansa, partikular na ang patuloy nga na pagtaas ng produktong petrolyo.